samahan niyo ako gumawa ng munting costume ng aking baby. So, ang gagamitin lang po natin ay pwedeng dress ng ating baby or sando. So, tinupi ko na nga po itong Manila paper at ito nga po yung napili ko, sando ng aking baby girl. So, tinupi ko lang po siya sa gitna. At tandaan nyo po dun sa Manila paper. So, dalawang piraso na po yun. Magkasama na po na tinupi ko. Yan, kung makikita nyo po ano. Then, ginugitan ko na nga po siya. Yan, kung makikita nyo po, hindi po siya kasing laki or kasing size ng sando ng aking baby. Nga po yung gagawin po natin ay dress. So, kung malaki naman po kayo or para po sa mga ate or mamshi ko, sisiguraduhin nyo nga po na kukunin yung sukat ay sa dress nyo po. So, kung makikita nyo nga po, no, nilagyan ko na rin po siya ng likod at harap. So, kunin lang po natin itong harap ng ating Manila paper at lagyan nga po natin siya dito. Yan, kung makikita nyo, at gugupitin lang po natin siya. So, madali lang po gawin yung ating Anya costume. Dito nga po sa Mangasta pattern, yan po ay ano, tinupi ko din po sa gitna at ititrace or guguhitan lang po natin siya ng katulad nito. Kung makikita nyo, ito yung una kong nagawa. So, ginaya ko lang po yung sukat nito. Yan, kung makikita nyo po, ano, sinabi ko nga po na tinupi ko po siya sa gitna. Ito na po yung magiging manggas ng ating costume. So, gugupitin nga lang po natin siya. Then, ito na nga po yung magiging itsura ng ating pattern para sa Anya costume ni baby. So, ito na nga din po yung manggas ng ating pattern. So, kung makikita nyo po, ano, kinat ko na yung likod. So, pinakatela na po yan. Ito naman yung tela ng harap. Yan, kung makikita nyo po, ano. At ito naman po yung tela para sa mangga. So, ito nga po yung pinakauna natin tatahiin. Kung makikita nyo, yan, yung pattern na yan, yan po yung una nating tatahiin. Pangalawa naman nating tatahiin ay dito nga po sa paliig na ito. Kung makikita nyo po yung aking tahi. Then, kailangan lang po natin siyang ganituhin kasi yung pangatlo nga po natin tatahiin ay etong manggas. So, paalala, hindi po ako professional na mananahi. Kung may napapansin kayo, ay mali yan, tinuturo mo, Ate Erish. Yun na nga po, di po ako professional mananahi. So, sa katulad ko lang pong beginner na mananahi or need na costume para sa anak. Yan, kung makikita nyo nga po, no, dito natin siya tinahe. At ito na nga po yung huling itatahi natin sa kanya, yung 4 and 5. Ang next ko naman po yung ituturo ay ang hair accessories ni Anya. So, ito nga lang po yung mga gagamitin ko at ang mahiwagang baso. So, kung malaki po kayo, mas malaki pong pangbilog yung inyong kailangan gawin. So, apat po dapat ang gagawin yung bilog. So, dito po kasi isa na lang po kasing hair accessories yung gagawin ko. So, kung makikita nyo po, nagtupin nga po ako ng isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo. Okay? Nagtupi po tayo ng tatlo. Ulitin po natin yung ating pagtupi. Okay? Kung makikita nyo po, dapat ganito yung magiging hitsura. So, 1, 2, and the last one na tupi, 3. Okay? Dapat ganitong ganito po ah. Okay, i-open po natin yung ating first na bilog. Then, kung makikita nyo po, ano, ang ikakat lang po natin dyan ay dalawa. So, yan, kung makikita nyo, 1 and 2. So, hindi po pwede na apat yung gugupitin nyo or isa.
Dito na nga po papasok yung ating munting itim na kartulina. Lagyan lang po natin siya ng pandikit. Ate Irish, paano kung walang ganyang pandikit? Kung ano lang po ang merong kayong pandikit, go lang po. Sisiguruduhin nyo lang na didikit ng maayos. At yan na nga po siya, no? Nagupit na nga po natin siya. Yung akin kasi, isisecured ko lang po siya na matigas po siya. So, kung matigas or maganda naman po yung ginamit nyong itim, no need na po na patungan pa po natin siya ng another na itim. So, gugupitin nga lang po natin siya. Yan, kung makikita nyo, mas better or mas okay po na papatuyuin po natin siya. So, mamaya po gaganituin po natin siya kung makikita nyo. Ano, sisiguraduhin nyo po ha, na tuyong-tuyo po siya. Yan. So, dito na nga po muna tayo sa isang bilog na ating ginawa. So, kailangan po natin dito ng panukat. At Irish, paano po kung walang panukat? So, good luck na lang po. Kailangan lang po talaga na pantay-pantay po yung magagawa natin. So, naaalala nyo po ba yung tupi natin kanina, yung tatlo? Doon sa una nating ginawa. Ganito din po yung style na gagawin natin. So, uulitin nga po natin. Ano, yan. So, dalawa. So, dalawa lang din po yung ating gugupitin. Yan. Ate Irish, para saan po ba yan? Titingnan nyo lang po ng mabuti. So, complicated po kasi ito. So, kailangan nyo lang po talaga na gayahin yung aking ginawa. Okay? So, good luck po sa lahat ng mga aaten ng Halloween or kung anong man pong event yan. So, eto nga po yung ating mahiwagang pambilog. So, gagamitin po natin to. Yan. Kailangan nyo po yan. Gayahin po yan ha. Yan. Okay. So, dalawang guhit lang po yung ating kailangan. Then, gugupitin nga po natin to. Kailangan po kung ano yung ginupit ko, ganun din po yung gugupitin nyo. Kung ano yung bilang lang na ginawa ko, yun lang po. Kasi pag hindi nyo po ginaya, mag-iiba po siya. So, dito na nga po papasok yung ating munting panukat. Yan. Kung wala kayong panukat, kayo na lang po bahala. Yan. So, alam nyo yung pabakod? Yun, nakikita nyo yung unang nagawa ko. Alam nyo naman po, di ba yung hair accessories ni Anya na may pa kurba-kurba. So, iyon po yung ating gagawin. So, eto kasing ginagawa natin, siya yung magiging pinaka-pattern natin dun sa may gold. Kasi kung iaano ko na po siya dun sa may gold, paano kung magkakamali tayo? Mas mahirap naman po, no? So, dito na nga po mangyayari yung gugupitin natin ng pakurba-kurba. Yan, so kailangan lang po natin dito ng mahiwagang, maraming pasensya. So, guys, eto na nga po yung papasok yung ating gold na paper. Ate Irish, paano po kung wala po akong mabilhan ng gold na paper? Guys, pwede kayong bumili ng Q-Tix na gold. Kung wala naman kayo yung Q-Tix na gold, something na humanap kayo ng pangkulay na po pwede. So, kung meron kayo nabili na kartulina or something na Oslo paper na white, yan, pwede nyo siyang kulayan ng gold. Then, eto na nga po yung ating natapos. So, dito nga po natin siya ididikit. Kung makikita nyo, no? Yan. Yun nga din pong step na to ay kailangan po natin papatuyuin po natin siya ng mabuti. Para nga po pagkailalak na natin, mas maganda po yung kapit niya. So, eto nga lang po yung paglock natin. Kailangan lang po natin siya ng pandikit. Lagyan lang po natin siya ng pandikit. Then, pinaka ituturo ko din sa inyo, lalagyan nyo lang po siya ng hairpin. Ate Irish, para saan yung hairpin? So, para lang po ma-make sure na didikit siya ng maayos. Ginawa ko po dyan, hinintay ko po talaga siya na matuyo. Kasi kung hindi yan tuyo at gagawin yung pambilog to agad,
hindi po siya maganda. So, hindi po bilog yung mangyayari sa atin. Yun nga po, no, gagawin na nga po natin yung pinaka-pangilalim ng ating hair clip. Yan, kung makikita nyo po, no, same process lang naman po yung ginawa natin. At sinigurado ko lang din po na matigas po yung pangilalim natin. So, ididikit nga lang po natin itong ginawa natin bilog. Ate Irish, bakit parang maliit po yung isang black? Yes po, maliit lang po talaga yung black kasi para po, basta gawin nyo na lang po. Yan. Dito po natin siya ididikit. Ate Irish, didikit na po ba agad? Dito po kasi sa tutorial ko, ang gagamitin ko nga po pang clip ay hairpin. So, inuna ko nga po muna siya ay tatahiin ko po muna. Ate Irish, bakit nyo po tinahi? Hindi ba po pwede na idikit na lang? Napansin ko po kasi na pag dinikit mo lang, pwede po siyang matanggal. So, kung tinahi mo, sure na hindi siya basa-basa matatanggal. Yan. Tapos, pag natahi mo siya, pwede mo na siyang dikitan. Guys, pwede rin eto ah, pwede rin tong clip na to. So, mas may papayo ko lang na gagamitin natin ay hairpin. Yan. So, pagkatapos nga po natin siyang tahiin, pwede na natin siyang lagyan ng ganitong pandikit at pwede na po natin siyang idikit. Yan. Sana may natutunan kayo at ito na nga po yung ating natapos. Thank you nga po pala sa lahat ng nanonood. So, tuwang-tuwa yung aking baby sa munting costume niya. Yan. So, excited na yan sa kanyang pang